Igan, kapiling na muli ng kanyang pamilya, ang 5 taong gulang na bata na tinangay sa Angeles City, 4 na araw na ang nakararaan. Ang depensa ng suspect at ang madamdaming pagkikita ng bata at ng kanyang pamilya sa pagsaksi ni Oscar Oida. 4 na araw na paghahanap na nauwi sa matamis na muling pagkikita. Sing tamis ng ngiti ng 5 taong gulang na si Ali na nawala noong March 17 matapos isama ng isang lalaki sa Angeles City sa Pampanga. Bumuhos ang luha ng tiyahin at lola ng 5 taong gulang na si Ali. Nang itanong sa bata kung sino ang kumuha sa kanya, itinuro ng bata ang lalaking ito. Hindi na nakapagtimpi ang tiyahin ng bata kahit pa humingi ng tawad ang suspect. Ayop ka? Eh, ba't di mo sinabi sa pulis? Wala kang intensyon? Ano intensyon? Kung hindi ka nakita ng mga tao, ano gagawin mo pa sa bata? Natuntun si Ali kainang umaga nang may makakita sa kanya sa Barangay San Bartolome sa Novaliches, Quezon City, kasama ang lalaking kumuha sa kanya. Namukhaan ng ilang taga roon ang bata, kaya kinumpronta nila ang lalaki. Nakita ko, binibihisa niya yung bata, nakagawon na mahahaba. Sabi ko, anak mo ba yan? Hindi siya masagot. Bibili po kami ng pandesal sana. Sabi niya po sa akin, Mel, di ba yun yung, ano, yun yung batang nawawala? Sabi ko, saan dyan? Nung tinignan ko, sabi ko, parang hindi naman. Sabi niya, hindi, balikan mo yun. Di umikot po kami, pag-ikot namin, nandun na nga po sila. Bigla po siyang binihisan yung bata, dinala yung bag, parang nag-aaligaga na siya, nakaalis. Kaya sabi ng asawa ko, sige, sumakay kang motor, ikutan natin kahit siya pumunta. Nakatawag ng saklolo sa isang tanod ang mga residente, kaya naharang ang lalaki habang naglalakad na umano palayo kasama si Ali. Anong ginawa niya? Pitik ka. Pinitik ka. Pitik. Pipitik ka niya. Mabait ba siya? Salbahe. Salbahe. Itinanggihan ng lalaki, sabay giit na wala siyang ginawang masama. Bumili pa raw siya ng damit, medyas at diaper para sa bata. Pasensya na po, sorry po kung ano. May mali po talaga kasi sinama ko po. Pero po, hindi ko po pinabayaan po yung bata. Pero sana po, patawad po, sorry po kasi hindi po kasi ako masyari. Pabigla-bigla po yung isip ko. Pero bakit nga ba niya kinuha si Ali? Kasi kung iwanan ko po siya roon, baka kung nangyari sa kanya, mahulog siya o siya makadampot sa kanya. Eh ako, sabi ko, no choice na, sabi ko, sama ko na ito, bahala na. Sabi ko, kasi mag-isa lang nga po ako eh. Lalungkot ko sa buhay. Saka gusto ko may kausap ako. Ginamit niya talaga yung bata para mamalimos, magkapera siya. Hindi ko alam ano pa susunod niyang gagawin. Kaya hindi po pwedeng hindi siya mananagot. Oh, pakukulong ko po siya talaga. May proseso tayo pagdating sa pagkukupkup ng bata. Pag nakapulot, i-ano sa barangay, sa nangyari sa kanya, pwede siyang makasuhan ng kidnapping. Siguro. Yun yung magiging kaso niya. Labis naman ang pasalamat ng pamilya ni Ali sa lahat ng tumulong sa kanila. Maraming salamat po, lalo na po sa media, sa GMA, sa taong nagmalasakit, matapang na sinubaybayan siya, hindi siya iniwan. Thank you po. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.